Biblical ba ang Trinity? Halos lahat ng mga reliyon sa mundo ay hindi naniniwala sa Trinity dahil para sa kanila ito ay pagsamba sa tatlong Diyos. At ito raw ay inimbento lamang ng simbahang Katoliko noong 325 AD sa Council of Nicaea. At ang unang objection nila ay ito, wala naman salitang Trinity sa Biblia. Oo, pero gayon din ang salitang rapture, kaya hindi porket wala ang isang partikular na salita sa Biblia ay hindi na ito totoo. Ang salitang Trinity ay galing sa mga salitang triunity na naglalarawan sa triune nature of God. At kung masyado kayong teknikal sa paggamit ng salita, ay Godhead na lamang po ang gamitin nyo imbis na Trinity. Ang isa pang objection ng mga skeptics ay ito, paano nangyari ang tatlo ay naging isa? Una sa lahat, makapangyarihang Diyos po ang ating pinag-uusapan dito, kaya hindi po natin siya maaaring limitahan dahil hindi natin siya katulad. Ang Diyos ay espiritu, at siya ay walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita, na siyang dapat nating purihin at duwalhatiin magpakailanman. Hindi natin maaaring makita ang mukha ng Diyos, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinuman makakita niyon. Kaya nga kailanmay wala pang taong nakakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, na siyang nagpakilala sa atin sa Ama. Kaya ang mga nakakita sa anak ay nakakita na rin sa Ama, dahil siya ang larawan ng Diyos na di nakikita at lahat ng bagay ay nilikha niya at para sa Kanya. At kung mapapansin niyo, hindi ba't ganito ang sinabi ng Diyos sa araw ng paglikha? Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis? Ibig sabihin, ang Godhead ang nag-uusap dito. Kaya imposibleng mga anghel ang kausap ng Diyos dito, dahil sa kasunod na verse, ang sabi dito, nilalang nga ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ang isa pang patunay na hindi mga anghel ang kausap niya dito ay ang katotohanang wala namang kapangyarihan ang mga anghel sa paglikha at hindi naman natin sila kawangis. Kaya nga nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ang Diyos ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Dumako naman tayo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersang mula sa Diyos, kundi isa ring Diyos na kabilang sa Godhead. Sa katunayan, ang Espiritu ng Diyos ay naroon at kumilos sa ibabaw ng tubig noong araw ng paglikha. Ang Espiritu Santo ang siyang dumating kay Birheng Maria, ngunit si Jesus ay tinawag na ang anak ng Diyos. At nang nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo, nang binawasan niya ang pinagbilhan ng kanyang lupa, hindi siya sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kung mapapansin niyo, tuwing tinutukoy ng Espiritu Santo sa Banal na Kasulatan, ay laging he ang ginagamit na pronoun, hindi it. Dahil ang Espiritu Santo ay maaari ring malungkot o masaktan ang kalooban, at siya ang nagpapasya kung anong kaloob ang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Sinasaliksik din ang Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ay inihayag na ng Diyos sa atin ang mga inihanda niya para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya, naway sumain yung lahat ang kagandang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen! Ngayon na pag-aralan na natin ang Godhead, may isa pang katanungan na gumugulo sa marami. Ang Panginoong Hesus din ba mismo ang Diyos Ama? Alam natin si Jesus at ang Ama ay iisa, dahil ang Ama ay nasa Kanya at Siya ay nasa Ama. Ngunit hindi po ibig sabihin na ang Panginoong Jesus din mismo ang Diyos Ama, sapagkat malinaw po mula sa Banal na Kasulatan na ang Panginoong Jesus ay isinugo ng Diyos Ama. Sa katunayan, ang Diyos Ama mismo ang nagsalita mula sa langit ng ilang beses na ang ating Panginoong Jesus ay ang Kanyang minamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan at siyang dapat nating pakinggan. At kung mapapansin mo, noong si Jesus ay nandito sa lupa, ay lagi siyang nananalangin o nakikipag-usap sa ating Diyos Ama hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Kaya imposibleng ang sarili niya ang kanyang kinakausap sa mga pagkakataong ito. At alam natin na sa Bagong Jerusalem o sa Banal na Lungsod, nabababa mula sa langit buhat sa Diyos.
ay makikita natin ang trono ng Diyos at ng Kordero, ang ating Panginoong Hesus, at doon ay sasambahin natin siya magpakailanman. Kaya ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus ay iisa, ngunit magkaibang persona ng Godhead. Ang Godhead ay hindi talaga maunawaan ng lahat, sapagkat ang likas na tao ay hindi kayang tanggapin ang mga bagay na mula sa Espiritu ng Diyos, dahil para sa kanila, kahangalan ang mga ito, at di nila maunawaan sapagkat ito ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. At dahil nakatatak na sa kanilang mga isip ang katuruan ng inaniba nilang relihiyon, ay gagamit sila ng mga berso sa Biblia ng out of context para lang madisprove umano ang Godhead. Ang unang verse na ginagamit nila ay ang Marcos chapter 12 verse 29, dahil dito ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus na, "Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon." Mga kapatid, ang sinasabing ito ng ating Panginoong Hesus ay isang direct reference ng Shema o ang panalangin ng mga Hudyo na galing mula sa Deuteronomio chapter 6 verse 4. Ito ang sinasabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, dahil ang mga Hudyo noon na pinalaya mula sa Ehipto ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung babasahin mo ang mga kusunod na verse, ito ang sabi ni Hesus. Hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito? Nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapausuko sa iyo ang mga kaaway mo." Ang unang Panginoon na tinutukoy dito ay ang ating Diyos Ama. At ang pangalawang Panginoon naman na nakaupo sa kanan ng ating Diyos Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ginagamit din ng mga skeptics ang Juan chapter 17 verse 3, dahil dito, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at ang iyong isinugo si Hesukristo. Mga kapatid, basahin niyo muna ang mga kasunod na talata, dahil sa verse 5 ang sabi dito, "Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan." Sa mga tawid, kinukonfirm lamang po ng ating Panginoong Hesus na nang pasimula ay kasama na niya ang Diyos. Ginagamit din nila ang Juan chapter 14 verse 28, dahil dito, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na higit na dakila ang Ama kaysa sa Kanya. Wala namang dapat pagtalunan dito, dahil ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya noong nasa katawang tao pa siya, ay talagang higit na dakila ang Ama kaysa sa Kanya. At kung babasihan mo ang mga naunang talata sa verse 10, ang sabi ng Panginoong Hesus kay Felipe, "Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain." Ibig sabihin, ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nasa katawang tao ay galing sa Diyos Ama. Ang isang verse na ginagamit nila ay ang Marcos chapter 10 verse 18. Dahil dito, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa lalaking mayaman na, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Ngunit hindi ba tinawag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol? At kung Diyos lamang ang mabuti, ibig sabihin, kinukumpirma lamang niya na siya ay Diyos. At ito pa ang sasabihin ng mga skeptics. Hindi kailanman sinabi ni Hesus na siya ay Diyos. Sa totoo lang, sinabi po ito ng ating Panginoong Hesus, sadyang mahirap lamang makarinig ang kanilang mga tainga. Nang sinabi ni Hesus sa mga Hudyo na, "Bago pa sa Abraham, ako ay ako na." Kinumpirma lamang niya na siya ay Diyos, sapagkat ang ako ay si ako nga ay ang pangalang sinambit ng Diyos kay Moises na dapat niyang sabihin sa mga Israelita. Alam ito ng mga Hudyo, kaya nang marinig nila ito, ay agad silang dumampot ng mga bato upang siya'y batuhin. At gaya ng mga Hudyo, kung ayaw mo pa rin maniwala sa sinasabi ni Hesus, ay paniwalaan mo man lang ang kanyang mga gawa, dahil ang mga ginawa niya sa pangalan ng ating Diyos Ama ang nagpapatotoo tungkol sa kanya. Tandaan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Hesus. Kaya hindi ka makakadiretso, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At siya ay walang iba kundi si Kristo Hesus na nagkatawang tao. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak sa kanyang pagiging tao. For more on this topic, panoorin niyo po ang isa ko pang video na ilalagay ko sa link sa description box o sa comment section. Salamat po sa panonood at God bless you!